Kinakausap ko ang lahat ng Atenista ngayong nanonood ng paghahayag na ito. Mga Atenistang nag-aaral din tulad namin, nagpapalakasan, at tumatawa sa tugtog ng gitara. Aminin natin na hindi masyadong naiiba ang buhay namin sa buhay ninyo. Pero bakit naman kami ang pinagtatawanan ninyo at lagi ninyong inaasar? Dahil ba ganito kami? Dahil ba kami naiiba? Hindi naging madali para sa akin ang ginawa kong desisyon na ito. Alam kong maraming mangyayari pagkatapos ng aking pagsisimula. At handa kong harapin ang lahat ng iyon ng taas noo. Hindi ko naman pinagdesisyonan ang maging bakla. Nalaman ko lang na bakla pala ang tawag sa taong katulad ko. Nung bata pa lang ako, nagkakagusto na talaga ako sa mga lalaki noon. Pero hindi ko alam na bakla pala ang tawag doon. Nung tumanda na ako, natutunan ko na ang tawag pala sa mga taong gano'n ay bakla. So, bali hindi ko pinagdesisyonan ng pagiging ganito. Buhay ko to at pinanindigan ko lang. Sabihin pag... Ewan ko, kasi dati nung bata ako, lagi kong kasama yung ate ko. Tapos parang pag may mga lakad siya, minsan kasama ako. So baka dun ko nakuha yung pagiging malambot ko pag sumasama ako sa kanya, baka na-impluensya niya ako. Pero hindi ko naman sinisisi yung ate ko, no? Masaya naman ako na naging ganito ako. Sa isang lipunang hindi tanggap ang mga tulad ko, mahirap magpakatotoo at magladlad. Mayroon nga akong mga kilala na hindi pa lubusang naghahayag dahil sa takot na baka hindi sila tanggapin ng lipunan. Dito dumarating ang pangambang baka magbago ang pagtingin sa amin ng aming kapwa't tuluyan kaming itakwil ng lipunan. Hindi lang sa class, kahit na rin yung sa ibang tao, kasi parang kahit feel mo na accepted ka nila, hindi mo pala talaga maanos talaga sa sarili mo, magagarantiya talagang full yung or pang totoo yung pag-welcome nila sa'yo. Parang yung ikaw, napapasaya mo sila pero para sa'yo yung kasayahan binibigay mo sa kanila. Parang peke yung dating, parang hindi makatotohanan. Mahirap kasi up to now, meron pa rin mga nangaasar, yung mga, kunyari, minsan dadalaan biglang magsasalita, alam mo yung gano'n, nagpaparinig, so nakakairita sila sobra. Mahirap nga maging bading kasi nga, ayan, hindi ka tanggap-tanggap sa mga taon ang pagkagusto mo sa ka-gender mo. At ayun, madalas kang tuksuhin, alam mo na, ayun. Mahirap kung sa mahirap. Sa palagay ko naman, hindi lang kami nahihirapan eh. May iba ring tao na hinahalap ang kanilang sarili na nahihirapan din. Hindi rin sila matanggap ng lipunan. Tsaka nakikita ko rin naman problema. Hindi tayo nagkakaintindihan at hindi rin tayo nagkakatanggapan. Katulad ng second year, second year, kasi hindi kami masyadong naging close ng class namin. Tapos, sobrang stereotypical na tingin lang sa akin, so nag-move away ako sa kanila. Hindi naman siya naging mahirap kasi natuto ako maging emotionally detached sa mga taong ganon. Kasi hindi naman sila talaga part ng lives namin eh.